sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganap tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, tinatawagan tayo at pinananawagan ng ating pong Jesus Nazareno na magkaroon ng isang pananampalatayang lumalagpas sa kung ano lamang ang nakikita at nararanasan. Lumalagpas sa kung anuman ang ating inaasahan. At tumutungo't bumabaling sa kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap, sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang nagawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at mga iskriba. Siya'y sinunggaban nila at inaharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya
na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad. Sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang maging
upang aming maganap ang kalooban ng Diyos. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya. Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Gaano kalalim ang ating pananalig sa ating puon? Patuloy po nating pinagninilayan ang mga pangyayari sa buhay ng ating pong Jesus Nazareno mula sa pananaw ng ating pagdiriwang, ang Pasko ng muling pagkabuhay. Muli, binabalikan natin sila dahil alam natin na ngayong si Jesus ay muling nabuhay, yung mga bagay na nakaraan ay may makikita tayong mga kahulugan na hindi siguro natin nakita noon pa. At sa araw na ito, binalikan natin iyong pangyayari matapos niyang pakainin ang napakaraming tao. Nung siya ay nangaral, mga alalahanin ninyo, may mga dinalas, may mga pumunta, tumungo sa burol, umabot ng 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, at doon siya nangaral. Nung sila'y nagugutom na, may nag-alay ng kakaunting tinapay at isda, binasbasan niya, pinaghati-hati, napakain ang 5,000 yon, may sobra pa. At ngayon, ito yung pangyayari pagkatapos. Nung tumawid ng lawa si Jesus, may mga sumunod sa kanya at may nakipag-usap sa kanya. Bakit ko kayo naririto? Pero nakita ng ating pong Jesus Nazareno yung intensyon. At sinabi sa kanya, sinabi ng ating pong sa kanya, naniniwala ba kayo dahil kayo'y napakain at nabusog? Naniniwala ba kayo ngayon dahil may nakita na kayong kababalaghan? At baka yung pananampalataya nila ay nandoon lang sa kababalaghan. No? Hindi niya pinapagalitan, pero hinahamon niya na maging mas malalim ang pananampalataya ng mga sumunod sa kanya. Kaya't sa huli sabi niya, ano ang hinihingi sa inyo ng Diyos? Maniwala kayo ng tunay, ng ganap, ng buo sa kanyang isinugo. At maganda rin pagnilayan ito sa ating kasalukuyang panahon. Bakit nga ba tayo naniniwala sa Diyos? Dahil ba kapag tayo may pinanalangin, binibigay niya? Dahil ba may inaasahan tayong mga milagro na mangyayari sa ating buhay? Sa isang banda, may katotohanan. Naghahanap tayo ng sagot sa ating mga tanong. Naghahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema. Naghahanap tayo ng bunga ng ating mga pagsisikap na naniniwala tayo na Diyos lang ang posibleng makagawa noon. Pero minsan, ang pananampalataya natin hanggang dun lang. Pag may hindi nangyari na pinagdasal natin, na panghihinaan. Para bang nagagalit sa Diyos? Utang pa niya yung pinagdasal natin. Pag hindi naganap yung nais nating mangyari, lalayo. Sasabihin, madamot ang Diyos. Pag nabigo yung ipinagpanalangin, ikasasama pa ng loob. Mga kapatid, hinahamon po tayo sa isang pananampalataya na kung saan lagpas doon sa mga inaasahan nating milagro,
sa mga bagay na gusto nating mangyari, sa mga nakikita. Kasi kung tutuusin, ang tunay na pananampalataya ay alam at may tiwala sa Diyos na ipagkakaloob niya kung ano man ang kinakailangan natin, higit pa sa gusto natin. Na ang pakikiramay at pakikisama ng Diyos sa atin ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga biyayang nakikita. At yung pananampalataya natin ay lagpas pa sa mga magagandang bagay para sa atin. Kasi malay natin, dinadala tayo ng Diyos sa kung saan dapat kailangan tayo. Baka hindi rin natin alam na kung akala natin wala na ang Diyos, kahit yung mga maliliit na bagay na nagsisilbing biyaya sa atin, pinagkakaloob. At kahit hindi man yung gusto natin, yung kailangan natin, nandiyan. Dahil sa hulit-huli, ang hinihingi niya ay ang pagkatiwalaan, ang manalig sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos, na higit-higit pa sa atin ang karunungan, higit-higit pa ang pagkakakilala sa atin. Higit-higit pa, kahit siguro yung pagmamahal natin sa sarili, mas mahal pa tayo ng Diyos. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin po natin ang biyaya ng isang malawak at malalim na pananampalataya. Na lampas sa kung anumang mabuting nagawa ng Diyos para sa atin, lampas sa kung anumang gusto natin, lampas sa kung ano ang kalooban natin. Tungo sa kanyang nais, sa kanyang pangarap, sa kanyang pagmamahal, sa paggabay sa atin. At sa araw na ito, tanongin natin, ano kaya yung mga bagay na tinatanong natin, kinu-question natin sa kanya, na tinatawag tayong lalo pa siyang panaligan at pagkatiwalaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang munting paraan ng tapat na paglilingkod ay nagsisilbing tanda at hudyat ng kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Manalangin tayo.
Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal na Diyos, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, no, may pandemya pa rin. Kaya kahit hindi na po required ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar, ay tayo pa rin po dito sa loob at sa paligid ng simbahan, kailangan pa rin po natin isuot ang face mask natin ng maayos, siguraduhin natatakpan ang bibig at ilong at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? At ikalawa, no, pataas po ng pataas yata ang heat index natin. No? Hindi pa tayo nakakaabot sa talagang rurok ng tag-init. No? Pero gayunpaman ay ingatan po natin ang ating mga sarili. No? Kung kayo po'y magsisimba, magdala ng tubigan, yung mga gamot na kailangan, at huwag na pong makipagsiksikan sa mga lugar na maraming tao kung alam ninyong nahihilo kayo kapag mainit. Ano po? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sinisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,